Alright, mag-sync muna tayo. Yan, ako na. Howdy sa inyo mga kalakwacha. So welcome back na naman sa panibagong video ni Lakwacherong Cowboy. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga basic road markings na makikita dito sa Pilipinas. So ano ba ang iba't ibang meaning, iba't ibang kulay na makikita sa mga kalsada ng ating Pilipinas. So without further ado, let's start. Okay, let's start with the solid white shoulder line. Kung saan makikita nyo, wala kasing linya dito eh. Pero sa ibang mga kalsada, mamaya papakita ko sa inyo. Okay. Let's start with this one. Dito sa nakikita nyo, sa may kanan ko, dito sa pinakadulo ng kalsada. So ang tawag dyan ay solid white shoulder line. Ang meaning niyan, hanggang dyan yung kalsada. So, dapat hindi na natin ginagamit yung pas dyan sa linya na yan. So, sa iba, mayroon pang shoulder na tinatawag dyan. May kadugtong pa yan na semento, asfalto, o ano pa man. So, dapat hindi natin ginagamit yon. So, mag-stay lang tayo sa lane natin. Pwede natin gamitin yon, yung shoulder na yon, kapag may emergency. O, ibig sabihin, may kasalubong tayong ambulansya o may nasa likod ng ambulansya natin, kailangan natin gumilid, pwede natin gamitin yon. So ito yung sinasabi kong shoulder, dito lang tayo sa lane natin, so for yan, hindi na dapat natin ginagamit. So, kadalasan sa Pilipinas, nagagamit natin yung shoulder na yan, lalo na sa Manila, kasi napaka-traffic. So pumunta naman tayo sa ibang mga road markings. Ito sa nakikita natin, nasa gitna ng kalsada. So ang tawag dyan ay broken white line o lane divider. Kapag nakita kayo ng broken white line, ibig sabihin yan is legal na mag-overtake, given ang linya sa kabila ay clear o wala tayong kasalubong, pwede tayong mag-overtake. Kung may broken white line, meron din tayong solid white line. Isa lang po mga kalakwacha. So next ay ang solid white line. Sa solid white line naman po mga kalakwacha, we are discouraged to overtake unless clear ang lane na pag-overtakean natin. So ibig sabihin po nun mga kalakwacha, pwede pong mag-overtake kapag may solid white line. Kapag isa lang po, pag-usapan natin mamaya yung dalawang solid white line. Kapag solid, single solid white line mga kalakwacha, is pwede tayo mag-overtake, hindi po bawal. Given na ang lane sa kabila ay clear, so wala dapat tayong kasalubong, wala ring nag-overtake na iba sa likod natin. So dapat clear, pwede po tayo mag-overtake sa solid white line na single. And then may tinatawag din po tayong double white line, double solid white line. Kapag po double solid line na po, kahit anong kulay pa man yan, is bawal na po tayong mag-overtake. So bawal tayong mag-overtake doon. Ito ay kadalasan natin nakikita sa mga multi-two-lane roads. So bawal po tayong mag-overtake doon. Pero pwede tayong mag-left turn, given na naman na dapat clear ang kalsada. Siyempre, for safety purposes natin, para safe tayo palagi. And then ang ibang kulay na gamit ay ang yellow. Mapapansin nyo sa nadaan natin kanina, may double solid yellow line, diba? Solid double yellow line. Ito ay nakikita natin sa mga sharp curve, mga blind curves.
So ibig sabihin nun mga kalakwacha, katulad ng napag-usapan natin kanina, lahat po ng double solid line ay bawal pong mag-overtake o delikado. Hindi po ina-advise na mag-overtake tayo sa mga ganong type ng kalsada. Kasi po delikado or accident prone area yung lugar na yun. And then meron naman po tayong mix solid line and then mix ng broken line. So mapapansin nyo po sa ibang kalsada, dito sa side ng kaliwa ng rider is yellow solid line and then sa kabila is broken white line. Ang ibig sabihin po ng mga kalakwacha ay isang side lang po ang pwede mag-overtake. At ang side na yun ay ang may broken white line. So sa Manila may ibang kulay na ginagamit bukod sa yellow and white. Meron silang ginagamit na blue broken line. Ibig sabihin po nun is for motorcycle lane. Pero kasamaang palad, hindi po nagagamit masyado ng mga motorsiklo yon dahil ginagamit na rin po ng mga four wheels sa Manila. So ginagawa ng mga kapwa natin riders na nakamotor is nagle-lane filtering sila o dumadaan sila sa mismong gitna ng mga broken line. Kasi sa sobrang traffic, kailangan nilang lumusot para makapunta sila sa mga kanya-kanilang trabaho, mga business, para hindi sila malate. So nagle-lane filtering sila. And then meron din sa Manila na isang solid yellow line. Ayan. So may solid yellow line, ang ibig sabihin naman sa EDSA, particularly sa EDSA, ang ibig sabihin nun, bus lane. So bawal ang mga private vehicles na pumunta sa lane ng mga bus. So bus lane lang dun. And then meron din namang broken yellow line sa may EDSA. Ang ibig sabihin nun, kapag nakarating ka na sa may part na yon ng EDSA, is pwede ka nang makimerge o pumunta sa lane ng bus. Yun ang mga basic na iba't ibang road marks dito sa Pilipinas. So sana mga kalakwacha, pare-parehas tayong natuto, pare-parehas nating nalaman kung ano ang mga iba't ibang basic na road markings dito sa Pilipinas. Sana maging gabay natin sa ating paglalakbay, sa ating mga biyahe, para maging ligtas tayo, para alam natin kung kailan tayo mag-overtake at hindi dapat mag-overtake. So sa mga nakapanood sa akin na mga hindi ko nagawa sa mga sinabi ko, pagpasensya nyo na po ako. Makakaasa po kayo sa mga susunod na video po natin ay susundin natin kung ano yung mga batas na dapat na gagawin ng isang rider. So isang magiging mabuting isang halimbawa na tayo sa mga nakapanood sa atin. Maraming salamat sa lahat ng nakasuporta kay Lakwacherong Cowboy, sa lahat ng subscribers, sa mga future subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. Kundi dahil sa inyo, hindi ko marireach ng almost 2,000 subscribers na tayo mga kalakwacha. So ngayon, ipapamigay na natin ang leg bag na sponsor ni Boss Michael. So hindi na natin papahirapan pa. Pagka-post ko ng video na ito, i-comment nyo lang yung screenshot nyo na na-like nyo ang page ni Lakwacherong Cowboy at naka-subscribe kayo sa channel Lakwacherong Cowboy. Consider as entry nyo na yun. So ganun lang kasimple mga kalakwacha. Kapag screenshot nyo lang yung like nyo sa page ni Lakwacherong Cowboy at sa channel niya, i-comment nyo. So bahala na kayo kung paano nyo i-collage. At may isi-send ng isang picture lang. Siyempre kayang-kaya nyo naman yun. Kayo nang bahala dun. So i-comment nyo lang yon yung dalawang screenshot nyo. Consider that one entry nyo na yun. So ganun lang kasi plain, hindi natin papatatagalin pa ang giveaway natin na sec leg bag na galing kay Boss Michael Tulian, isa sa mga nag-sponsor ng ating sec leg bag. So maraming salamat sa inyo Boss Michael. So sana huwag kayong magsama mag-suporta kay Lakwacherong Cowboy. So sa mga gustong bumili, chat nyo lang Michael Jan Julian.
So marami siyang mga pang NMAX, snipers, pati bang motor at pang tie setup. Huwag kayong mahihiyang kontakin siya. Meron din siyang shipping nationwide. So huwag kayong mangamba kahit nasan man kayo sa Pilipinas. Pwede kayong maka-order kay Boss Michael. So pahabol mga kalakwatsa sa pag-maintenance ng ating kadena. Kung kailan ba dapat tayo maglagay ng chain lube. So kapag alam nyo ng maingay, pag naririnig nyo ng maingay ang kadena ng ating mga motor, is yun na ang time na lagyan natin siya ng chain lube. So sa lahat ng nagpa-shoutout, ito na ang para sa inyo. So asan na ba yung cellphone natin? So sa mga nagpa-shoutout, ito na po pa mga kalakwatsa ang para sa inyo. Maraming salamat sa mga suporta nyo. So sa mga hindi ko ma-shoutout ngayon, comment down below lang sa mga gusto magpa-shoutout para next video may shoutout ko kayo. So let's start. So let's start kay Ray Lioren. Shoutout sa iyo, Paps. Mr. Killer Paklarin, Z1 Gaming, Mark Dave Peña, Ray Ivan Avila, shoutout sa inyo. FP Baro, shoutout sa iyo. Nasue Braga, Gabriel Morante, El Cid Torres, Rodel Temaro, Akumoto, shoutout sa iyo, Paps. Louis Bungares, Carlo Obante Camata, Alvin Domondon, Mr. MRC Riders Club Group sa Pangasinan, mga solid matte green snipers din to. Shoutout sa inyo, Paps. Shoutout sa grupo nyo. Shogun, Iyazu, Natnat Mendy, Real AJNM. So ano man basa, sana tama yung basa ko. Shoutout sa iyo, Paps. Kay Angelo. So Bet Motovlog, shoutout sa iyo, Paps. So supportahan natin lahat ng motovlogger dito sa Pilipinas. Mario Maningding, Dersan Lucero, Camoy Domes. Ayan, sana tama yung pagkaka-pronounce ko. Shoutout sa iyo, Paps. Jan Garcia, Wing Joe Louie. Ayan, yan ang mga nagpa-shoutout sa akin. So, shoutout sa inyong lahat, Paps. Sa mga gustong magpa-shoutout pa, just comment down below. At maraming salamat sa lahat ng suporta, yung mga kalakwatsa. Kundi dahil sa inyo, hindi tayo aabot ng almost 2,000 subscribers na tayo. So maraming salamat po mga kalakwatsa. Kundi dahil sa inyo talaga, ay paulit-ulit tayo. Pero talagang sobrang pasalamat ko sa inyo. Hindi ako magsasawa mga kalakwatsa. Maraming salamat talaga sa inyo. So sana pare-paras tayong natutunan sa video na ito. So inulit ko, ang mechanics lang sa pag-ibaway natin ng sec leg bag is dapat nakasubscribe kayo sa Lakwatserong Cowboy sa channel ko at nakalike yung page ko na Lakwatserong Cowboy sa Facebook. So screenshot nyo lang yon, i-collage nyo lang, i-comment nyo lang sa video na ito, ipopost ko doon sa Lakwatserong Cowboy na Facebook page, is entry nyo na yon. So wala nang pahirapan pa. So mag-raffle na lang natin, ila-live natin sa may kundi sa Facebook page, sa may YouTube channel natin. Magla-live na lang tayo, bubuno tayo. So para pare-parehas. Para lahat may chance na manalo. So this is your boy, Lakwatserong Cowboy. Signing out. Peace.